Sa mga gusto magpa-replace ng Hong Kong ID, magpa-appointment lang kayo. I-press nyo lang sa Google ang ID replacement and then i-click nyo lang yung booking appointment. And then follow nyo lang yung instruction dyan. And then, ito ay isang reminder lang sa Gmail nyo. So pagdating nyo doon sa Hong Kong Replacement Center, pupunta kayo sa counter para kumuha ng number. And then, tatawagin ang pangalan mo and may mag-a-assist sa'yo para mag-fill up dito sa computer. And then, fingerprinting and then ipiprint out yung details about your contract, passport, and Hong Kong ID. And be sure na dala nyo yung kontrata nyo at saka passport and also Hong Kong ID. So, tatlo lang ang kailangan nyong dalhin. Passport, Hong Kong ID, and then contract. Pagkatapos nyo dito, maghintay lang kayo ng ilang minutes and then tatawagin ulit yung number nyo and pupunta na kayo doon sa isang room para picturean kayo ng panibago. And then, ibibigyan kayo ng copy ng yung appointment para mag-pick up ng inyong new Hong Kong ID. So, isang buwan yung hihintayin nyo para makuha nyo ulit yung new ID nyo. Pero hindi naman kukunin yung old ID. So, ganun lang guys, kadali pag nag pa-replace ng Hong Kong ID. And also, please keep on watching and I will show you where is the Hong Kong ID Replacement Center. That's all guys and please keep on watching. Hi guys, welcome to my YouTube channel. In today's video guys, pupunta tayo sa Hong Kong Immigration Hong Kong ID Replacement Center. So, actually, tapos na ako. Nandito lang ako sa may labas ngayon. Medyo mahirap pala puntahan kapag first-timer ka na magpapa-replace ng ID kasi hindi siya mismo sa Hong Kong Immigration. So, malilito kayo kung saan banda. So, ipapakita ako kung saan kayo banda pupunta kapag gusto nyo magpa-replace ng ID. So, ipapakita ako sa inyo guys kung saan banda para may idea kayo yung mga Hong Kong domestic helper na magre-replace ng kanilang Hong Kong ID dito sa Hong Kong. So, ipapakita ako guys at para hindi kayo mahirapan kapag kayo naman ang magpa-replace ng inyong ID. So, let's go and I'm going to show you the place and the way going to the Hong Kong ID Replacement Center. Guys, so kung galing ka sa Central, so galing ka dito this way, so baba ka dyan sa may bridge. So yung bridge na yan, pag akyat mo dyan sa bridge na yan, bababa ka lang and then turn left ka. So pag nag-turn left ka, punta ka dyan sa may park. May park yan dyan. And then you just go straight and ipapakita ko yung way kung saan banda yung replacement center kasi hindi siya makikita talaga dahil papasok ka pa sa parang small na eskinita. So pupunta tayo doon sa may park. So diyan guys yung bridge kanina yung tinuturo kong bridge. So bababa ka lang, hanapin mo lang yung babaan tapos turn left ka. So, may makikita ka naman dito na mga sign. So, ayun o. Di pala yan. Dito pala, guys. So, ayan pala, guys. Oh. May makikita kayong arrow. So, sundan nyo lang yung arrow na yan. So, pupunta tayo doon. So, ito yung park na sinasabi ko.
Ito yung park na sinasabi ko. Kasi ito guys yung immigration eh. Diba yung bridge kanina, papasok, didiretso mo lang yung bridge na yon. Pero pag pupunta ka dito sa replacement center, bababa ka at turn left. And then hanapin mo tong park na to. So punta tayo doon sa place kung saan ako nagpa-replace ng ID card. So makita mo tong parang ano tawag ito? Parang aeroplano yata yan. So ayun na, Wanchai Tower. Kita mo yung Wanchai Tower. Dami din mga Pilipina dito. Siguro nagre-renew ng mga visa nila or whatever. Makikita mo itong ganitong sign, Wanchai Tower. Wanchai Tower dyan. So, ayun naman yung revenue tower. So, makikita mo yung revenue tower na yan. Ayan o, revenue tower. So, pag nakita mo yung revenue tower, diridiritsuhin mo lang yung side niya. So makita mo yung Christmas light na yan. Yung, di ba makita mo yung shoe on center. So yung itong Christmas light, pasok ka lang dyan. Tapos may escalator pataas. May mga araw kang susundan. At saka mayroong immigration staff na naka-assess. Kaya ang dali-dali lang guys. 11 pa ang aking... 11 pa yung aking... appointment, pero pag-akyat ko ang bilis lang. Ako naman ngayon guys ay uuwi na. Mayroon akong schedule ng pick up ng aking Hong Kong ID sa March 26. So babalik ako dito sa March 26, and ang time ng pagkuha is 8 AM. Kalimutan ko ano oras ang closing ng immigration. So, nandito tayo sa revenue tower. So, ayan, makikita mo yan. So, hindi ko na alam kung saan ako pupunta banda kasi first time ko magpunta dito. So, uwi na rin ako. Pupunta ako sa bus station. Hanapin ko yung way kung paano ako makaubalik sa amin. Siguro doon ako sasakay sa tatawid pa ako para ano makasakay ng bus. First timer ako dito sa Hong Kong immigration. Nakapunta na rin ako dati dito pero ewan ko ba pag mga ganito kasi parang naninibago ako. So punta muna ako doon guys sa may bridge. Hanapin ko kung saan banda sakayan ng bus pauwi sa amin. So, see you later, guys. Thank you for watching. Kapag dito ka, guys, sa Hong Kong immigration, di ba makikita mo to? Ayan ang escalator, pababa. Tapos, sa left side ka dumaan. My goodness. So, naharang-harang. So, sa left side ka nadaan. So, yun yung immigration tower. Ito yung immigration tower, yung side niya. Doon ka sa side niya dumaan. Ayan. So, ayan o. Oh. Andun yung revenue tower sa kabila. So, nandito yung Hong Kong immigration. So, tinatayuan ko. So, bababa ka lang. Tapos, turn left. So, dami nating kababayan na nagre-renew dito ng visa siguro or mga bagong dating galing sa Pilipinas yung iba. So
punta na tayo sa ating paroroonan, guys. Tapos na ako magpa-replace ng ID. Ang bilis lang, guys. Madali lang. So, ayan. Ito yung makikita mo sa tawid. Bye guys, thank you for watching.